Hello mga idol, nandito na naman po tayo. Nagbabalik po ang pasawain ka po nandito po. Welcome to my vlog sa inyong lahat. Welcome. Ngayon bro, mga maraming salamat at nandiyan kayo at pinapanood nyo itong video na to. Ngayon, may kumasa na po sa ating challenge sa department ng ating gobyerno. Maraming maraming salamat at marami nang gustong tumulong sa atin. Mga kasamahan ko dyan, mga konduktor. Laban lang, laban. Fight! Huwag tayong matakot na ipaglaban natin ang ating karapatan, mga kasamahan. Ako po yung natutuwa dahil mayroon na pong kumakasa sa ating challenge dyan sa ating gobyerno. At napapakinggan na po ang ating tinig kahit na mahina ang ating tinig ay naririnig na rin po nila ang ating mga hinahin na kasama. Kasi ako po talaga ay talagang hindi ko na lubos maisip po ano na ang aabuti natin dito sa ating kumpanya. Kaya dyan yung mga nandiyan na kapreso sa ating kumpanya, yung mga pananakot niyo sa akin na sinasabi niyo. Nako, kung talaga ay nalulungkot at bakit ganun na lang kung tratuhin niyo kami mga impyado niyo. Ngayon po, tingnan niyo po yung sinasabi nyo na batas ang sinasabi nyo na kaya kayo ganyan ang ginagawa nyo sa akin yan. Sino ba ang nagsisinungaling talaga? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Ngayon po, salamat po pala dyan sa mga kumakasa sa akin challenge. Salamat sa mga gustong tumulong po sa amin. At kami po masayang masaya dahil kahit papano nagkaroon po kami kunting pag-asa sa aming buhay. Kasi alam niyo po, talagang pag nawala po talaga ang aming trabaho, paano na po talagang pamilya sa po ng aking mga kasama dito sa kumpanya ng Admiral Bulbias, Bulbias Robal Commuters. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin kung wala kaming trabaho kasi ito ang kinabubuhay namin. Kaya po, sawaan na kami po. Kami po sumusunod-sunurang kami sa mga sinasabi sa amin ng kumpanya. Pero po, sawaan na po rin kami sa pagiging mabait namin po. Sobrang kasing bait po namin kasi kailangan namin ang trabaho na to. Sa sobrang bait namin, talagang inaabuso na rin kasi minsan pag sobrang talagang kabaitan. Kaya ngayon po, medyo pasensya na lumalaban tayo ng konti kasi po. Ito po talaga, hindi man kami lumaban, walang mangyayari. Mas maganda na kahit konti kumukurot-kurot para po maramdaman na kami po nandito na nangailangan ng tulong mo. Kasi hindi ko nga siguro maisip kung anong mga sasabihin ko kasi natutuwa ako nga at maraming gustong tumulong sa atin. Kasi nararamdaman rin nila ang paghihirap natin mga kasama sa mga konduktor. Nararamdaman rin nila yan. Kaya sana naman patuloy po suportahan niyo po kami. Kayo na lang po ang natitira namin pag-asa kasi ngayon po talaga walang wala na talaga na ibang malalapitan. Wala kaming ibang lakas kundi kayo ang lakas namin dahil po kung sa pera po di namin kaya ang kumpanya namin tustusan kung kaso man kami o ano. Kaya dito na lang po namin dinadaan ang aming mga saloobin
para kahit papaano po maramdaman at may makaintindi rin ng mga taong may puso't damdamin. Kaya po, ngayon po, unti-unti kaming nalilinawan, naliliwanagan sa aming kalagayan niyan. Kasi talaga po mong sa totoo lang, talagang hirap na po talagang mga empleyado dito sa Admiral, Fairview Bus, Rubal, Commuters, kami po. Alam niyo po, marami na po sa aming pinangako ang kumpanya na to. Noon pa po, nandiyan na po yung ano, yung mga mayroon na kaming na computation na tawag yun, yung mga sabi nilang babayaran nila sa amin yung ano, yung mga pinagkakaltas nila sa amin na hindi naman dapat sa amin ikaltas mga empleyado, pero kami ang nag-shoulder, kami pinababayad nila. Pero hanggang ngayon po, umabot na ng ilang taon po, hanggang usapan lang. Ganun po kami maghintay, ganun po kami ka-martyr sa kumpanya namin, ganun kami. Kasi po, di baling hindi kami bayaran nung mga yun, ang importante lang po sa amin, yung trabaho. Di baling hindi nila mabayaran yung mga pinagkakaltas nila sa amin, kasi at least kahit nakakaltasan kami, may trabaho kami, kumikita kami. Kasi yun na lang ang aming ang ibig mong sabihin, kinakapitan yung mga, trabaho. May mga dalang mga placards. Kasi pag nawalan trabaho nga, walang trabaho ngayong mga bus driver. Paano ng pamilya ko, namin? Tama ka ba yan? Lalo na yung mga conductor. Kaya yun, ginagawa ang kumpanya. Kasi okay lang naman na na akala nila okay lang sa amin kahit kaltasan kami ng mga ano, yung mga illegal, akala nila okay lang kasi wala kami reklamo. Di pa kami nagreklamo ng ano, kasi kumikita kami, mayroon pa rin kaming hanap buhay. Kung kami reklamo ng reklamo, ang gawin nila, di tanggalin ka, suspendin ka, di mas mabuti pa, sumunod ka na lang. Kasi yan po talaga ang totoo sa amin nangyari mga empleyado, mga mahirap. Sumunod na lang kahit labag sa amin damdamin, kasi so, wala kaming mga gawa, mahirap kami. Malaman nila kung ano ba talaga ang kondisyon nila. Kaya mahirap talaga ang mga maging mahirap. Pero ngayon po, nawalan sila ng trabaho, gano'n ba? Tama ka bayan, nauututo na rin po ang ating mga kasama na manindigan, kasi sawa na po kami sa puro pangako at sa puro pangako. Eh ngayon, kung di rin naman kami, di rin naman namin ipapahayag ang aming mga kagustuhan, ang aming mga naranasan dito, walang mangyayari. Kasi ganun rin, magreklamo ka, hindi ka magreklamo, walang mangyayari. Eh dati po, kung di ka magreklamo, di binibigyan ka pa ng priority ng kumpanya na sige, magtrabaho kayo, magtrabaho lang ka na magtrabaho. Mayroon mga kasama ko na hindi na lang umiimik kasi mayroon namang kinikita ng kapag trabaho naman, mayroon na uuwi sa pamilya. Eh ngayon po, kahit sumusunod ka na, sumusunod, iti, wala pa rin ginagawa ng maayos yung kumpanya. Talagang ginugutom na talaga yung mga empleyado. Kaya, napipilitan na kami mag-voice out ng aming mga nararamdaman. Kasi po talaga, ngayon talaga, nararamdaman nyo naman siguro po talaga kung anong paghihirap ng mga kasama namin. Yung nikiamot na lang. Yung kung may mag-abot na mga driver, yung mga may mga biyay-biyay mga kasamahan namin, bigyan yung mga kasamahan ko para may makain. Yun na lang ang pinag-aasahan, kasi wala po, mahirap na. Di rin mahirap rin maghanap ng trabaho sa panahon ngayon kasi wala rin budget, wala rin
ano ka, mag-apply ka, kailangan ng mga requirements, kailangan rin ng mga panggastos, lakad-lakad na yung mga requirements, talagang mahirap. Kaya po, hinihingi po sana namin talaga, kung talaga hindi na nila kami kailangan, eh ngayon, sinabi naman pala po na pwede naman pala kami i-divert sa ibang mga posisyon na, na ano, kasi mayroon naman binibigay ang gobyerno sa kumpanya na kinikita, kaya lang ayaw nilang talaga kaming bigyan ng pagkakitaan. Ang gusto nila ipat, mawala na kami dahil dahilan na ginawa na nilang dahilan ang pinapatupad ng batas ng gobyerno. Kaya kung ikaw hindi ka, kung ikaw talagang wala ka ng ibang choices, aalis ka na sa kumpanya, ganun na lang. Magtrabaho ka sa iba ba? Sa ibang kumpanya, magtrabaho ka sa ano? Karoon ka ng kaso, tanggal ka na, wala ka ng ibang asahan sa kumpanya. Wala ka naman. Ultimo nga dito sa amin, tanungin mo mga kasama mo, sampu ng kasama ko, ultimo kasama dito. Bayrapan, pira mo na. Di mo pa ibigay, hindi na hindi binibigay yun. Kasi, pira mo na yun. Mabuti nga ngayon, ninalis na yung mga ganyan-ganyan na pagkukuha nila ng mga kasban-kasban na yun. Kasi po, pag tinanggal ka rin sa kumpanya, ibigay sa'yo yung kasban mo. Pero yung para talaga sa servisyo mo sa kumpanya, wala ka nang, walang naibibigay. Eh, paano makakapagsimula po kami sa aming buhay kung ganyan pa ang nangyayari? Kaya po, yung mga kumakasa dyan sa challenge namin na ipakita nyo sa amin kung ang pagiging pusong Pilipino nyo, pusong makatao, makahirap, maraming maraming salamat po sa inyo. Kasi kayo na lang po ang natitira namin pag-asa ngayon. Kaya inihingi po namin talaga yung sistema na kumbaga agaran na solusyon, dahil hindi na po namin kayang tumagal pa. Isa, dalawang buwan, tatlong buwan, hindi na namin kayang tumagal pa. Kaya sa ngayon pa lang po inihingi na po namin sa inyo ang agaran solusyon sa problema po namin. Kasi wala na pong itatagal yung ibang mga kasama natin. Yan po, panoorin niyo po ang sinasabi ng gobyerno kung ano dapat pala, ang dapat para sa amin. Pero hindi po yan sinusunod ng kumpanya. Pero ang sabi ng kumpanya, sumusunod lang sila sa gustong ipasunod ng batas. Pero ang totoo lang pala, ngayon lang namin nalaman, dahil kami talaga po, sampu ng aking kasama siguro, siyempre di namin alam kung anong mga batas-batas pa, sa totoo lang po. Kaya minsan parang mahirap kasi maging mahirap. Totoo lang mga sa mga sa inyo. Kaya po, sana po tulungan nyo kami, lubos-lubos nyo na po ang pagtulong namin, pagtulong nyo sa amin. Kasi ito'y tatanawin namin ng malaking utang na loob po sa mga taong gustong tumulong sa amin. Diyan po, kita niya kung anong napakalinaw ang sinasabi. Nandiyan na po, unti-unti na po tayo naririnig ng mga ahensya ng gobyerno. Nandiyan na po tayo laging sa balita po. Pero sana po, bago na puro lang balita, puro lang maraming salamat sa report ni Anjo Bagawisa. Sana po, magkaroon po ng action. Ang hinihingi po namin, action. Na nawalan po ng trabaho. Na magkaroon, action po. Maraming mga bus company ang nagsara.
Maraming ganyan, hindi lang sila mga provincial bosses. Ganon din po ang dito po sa vlog ko po, ito po talagang vlog ko ito. Walang ibang hinangad po kami. Kami dito maging maayos po ang lahat na yun. Maging okay po ng lahat. Kaya po ginagawa kong vlog na ito para maramdaman rin po ang mga kababayan namin, mga kababayan namin na ang amin na ron. Kaya sa susunod pong vlog, abangan niyo po kung ano may update ko. Hanggat po nandyan po kayo sumusuporta sa akin, ako po yung nagpapasalamat. Pwede po, pakisubscribe na lang po kayo sa channel ko para po lahat na pong linalabas ko po na ako sa baby. Maraming salamat. Yan, panoorin niyo po ang mga balita na mga nangyayari. Yan, ipapanood ko sa inyo. Yan. Yung mga yan. Kaya maraming salamat po sa suportan ninyo. Sa mga gustong kumasa sa challenge, sa mga gustong tumulong po. Kapag itinuloy ng kumpanya thumbs ang hindi pagpapasahod sa kanilang mga tahuan, may ulat si Karen Villan. Dalawang thumbs up. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. Kahit papaano po nagkaroon kami ng kunting pag-asa dahil sa inyo. Sana po tuloy-tuloy nyo na po ang suporta nyo para sa amin. Kami po nagpapasalamat sa inyo. Tandyan kayo. Handang tumulong kahit alam na namin na mahirap rin ang tumutulong. Pero andyan kayo. Handa kayong magpakahirap para lang ipakita nyo ang pagiging pusong tao. Kaya wala na po akong ibang masabi. Mga vlog ko po. Panoorin nyo po ang mga vlog ko dyan. Yun lang po, siguro muna ngayon ang magagawa ko. Abangan niyo po ang mga sunod kong vlog. Maraming salamat sa inyo.